Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muling yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay hindi na tayo nag-uusap. Maring maturing ko po na pambabaliktad o pagkasalungat o irony ng ating panahon na habang bumibilis at dumaraming ating komunikasyon, maraming hindi naman po ngayon gaano nag-uusap ang dapat mag-usap. Ba't ko po nasabi ito? Oo, maraming paraan ngayon ang komunikasyon, pag-email, pag-call, pag-text, pag-chat, pag-video conference, sa magitan ng YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter o X, gamit ang cellphone, cellular phone, tablet, iPad, laptop, desktop, maliban po sa dating traditional na komunikasyon na landline phone, radio, TV, at iba pa. Ngayon nga po dahil nga sa dami ng mga paraan na ito, salip na makausap mo ng maayos ang iyong asawa, anak, magulang, at kapatid, sila'y abala-abala sa kailang mga gadgets, sa pag-text, sa pag-chat, na paano nila mabitawan ang mga gadgets na ito. At salip na magbigay ng panahon ng mag-usap-usap sa pamilya, nauubos ang kanilang panahon sa pag-usap sa social media, na parang mas pinahalagan na ang mundo sa internet sa halip na actual na mundong face-to-face, lalo na mismo sa ating tahanan. Di man po eksaktong ito ang talagang aral at punto ng pangyayari, ngayon po marimahalan niyo po nangyari sa Luke 10:38-42 ukol po kay Maria at Martha. Si Martha po ay abala-abala sa paghanda, mantalang si Maria naman ay naupo sa paa ng ating Panginoon, Panginoong Yesus, upang makinig sa kanyang turo. Sabi ng ating Panginoon, si Martha po ay nababalisa, abala-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang kailangan at ang masabuti ang pinili ni Maria na hindi alis sa kanya. Ito po ang makinig sa ating Panginoon. Kaya po, maaaring abala-abala tayo sa maraming mga bagay, ngunit hindi natin nakausap ang mga taong dapat natin higit na mahalagahan. Tayo po ba'y nag-uusap pa? O baka hindi na? Maraming salamat po.